Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Siguradong sigurado na si Rena na matutuloy na ang kasal nila na Era dahil tagumpay ang plano nila ni Sabrina na pag-awayin ang magkapatid na sina Lilette at Era. Tanging si Lilette na lang ang hadlang sa mga plano ni Renan para maangkin ang pera ni Era. Kaya winakasan na niya ang relasyon ng magkapatid dahil pinapili niya si Era. Sa kasamaang palad, si Renan ang pinili ni Era dahil mahal na mahal niya ito. Ang hindi niya alam, niloloko lang siya ni Renan para makuha ang minana nito kay Meredith. Para kay Renan, si Era na lang ang huli niyang pag-asa para mabayaran ang lahat ng utang niya, lalo na kay Patricia, dahil ilalaglag siya nito kung hindi siya magbayad. Ang pagkakaalam ni Renan, si Era lang ang solong tagapagmana ni Attorney Meredith nang mamatay ito dahil yun ang narinig ni Sabrina nang mag-usap si Lilette at Era. Si Spunky mismo ang nagbunyag kay Era na siya ang nakapangalan sa last will and testament ni Meredith dahil hindi pa niya alam na si Lilette pala ang tunay niyang anak. Ang hindi alam ni Renan, hindi pala tunay na anak ni Meredith si Era, kaya malaki ang posibilidad na mapawalang bisa ang last will at mapunta ang mana kay Lilette. Siguradong pagsisihan ni Rena na pinakasalan niya si Era dahil wala pala ang pamana kay Era kundi kay Lilette pala dahil siya lang ang tunay na anak ni Meredith. Matutuloy na ang kasal ni Era at Renan kaya dadalo si Spunky sa kasal ng dalawa at dito niya ibubunyag sa anak niyang si Era na siya pala ang tunay nitong ama. Ang hindi alam ng lahat, pinaampon noon ni Spunky sa best friend niyang si Meredith ang sarili niyang anak noon matapos mawala kay Meredith ang anak niyang si Lily. Si Renan kaya mismo ang aatras sa kasal dahil wala pala kay Era ang mana. Abangan.